So yun guys, ang ipapakita ko sa inyo, ito po yun guys, ang natapos ko na bagay na ginagawa, na nagmula po ito sa basura. Ang tawag po nito is chain guide. Sa araw na to, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo yung bagay na pinagkakabalaan ko. Yung bagay na nakakatulong ngayon sa akin at pinagkikitaan ko. Kaya guys, para mas maintindihan nyo po, manood po kayo sa video na to kasi may gagawin ako dito ngayon na ipapakita ko sa inyo na pwede nyo rin gawin sa bahay nyo para makatulong din to sa inyo. Kasi ito yung nakakatulong sa ngayon guys, lalong-lalo na po na wala pa akong trabaho. So sa mga naging tambay dyan at walang ginagawa pa kasi wala pang maayos na trabaho. So guys, subukan nyo pong manood sa video kong ito kasi may gagawin akong bagay na nagmula sa basura na pwede nating bagitan. Kaya guys, samahan nyo ako kasi magsisimula na po tayo. At sana huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at saka mag-like sa channel ko. At kayo na po yung bahalang tumingin at umintindi sa gagawin kong video. Kasi guys, hindi pa ako titigil kasi gusto kong matutunan yung gumawa ng sariling negosyo na tulad ng ginawa ko. Kasi itong bagay na naisipan ko ay napaganda, napakadali at saka hindi po mahirap gawin guys. At napaganda pa ng kitaan kasi yun nga guys, hindi basta-basta masisira yung capital mo dito. Kaya guys, samahan nyo ako at manood kayo lagi sa in-upload kong video para matutunan nyo kung paano gumawa ng bagay na pwede natin bagitan. So yun guys, ang ipapakita ko sa inyo, ito po yun guys, ang natapos ko na bagay na ginagawa na nagmula po ito sa basura. Ang tawag po nito is chain guide para po ito sa mga motor. Sa ngayon guys, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ito gawin. At sa susunod na mga video ko, baka pwede na po ako magturo sa inyo. At saka, sa mga gusto pong matuto dyan, pwede kayo mag-tune sa akin. Pwede natin itong pag-usapan kung paano ito gawin. So guys, tara na at samahan nyo ako kasi ipapakita ko sa inyo yung napagandang bagay na gagawin natin yun. So guys, thank you and God bless. Guys, ito na po. Sisimulan natin itong ginagawa natin chain guide. Ito yung pattern niya. Gawin, lagyan natin ito ng menu. Guys, lagyan natin ito ng
Diyos. Ito yung magiging lock niya. Ito yung magiging sa ano sa mga gawin. Para kapatid na nagawa na rin dito. Ito lang guys. Cut na naman natin. So guys, tingnan nyo kasi kailangan maganda pa mga pagkakat. Ito yung makikita sa harap ng mata.
guys, ito naman yung magiging partner ng katawan ng chin guide para magiging matibay at saka maging buo. So guys, ang gagawin natin ngayon is ikakat din natin to. Sumunod kayo. Guys, ito na po yung kabuuan ng ginawa nating chin guide na universal. So ang kulang na lang nito guys is lagyan natin ng ruler sa gitna yung dadaanan ng kadina. Kaya pagkatapos natin na malagyan to ng ruler guys, pwede na natin kulayan at pwede nang gamitin. So guys, patuloy po yung manood kasi tapos na dito. Dito malalaman nyo gano'n lang kadali ito gawin. Guys, ito lagyan na natin ng ruler sa gitna. Bubutasan nyo lang. Dali yung magawa ng chin guide. Okay, so lang sa oras.
right? So parang minadali ko na lang kasi guys, para mas lalo nyo maintindihan nyo kasi pag nakita nyo na yung buo nya, makikita nyo na yung ruler nya, natapos na rin. Kaya guys, ang gagawin natin ngayon is pipinturahan natin to, kaya ipapakita ko sa inyo ang pag-apply ng pinto. So ang kulay na ititira natin ito guys is kulay itim, kasi yun nga yung kukunin ng dahil natin. So guys, napakadali lang gawin. So sa mga gustong gumawa ng chain guide, magpimpo kayo sa akin kasi tuturuan ko kayo. Ako na po yung balang tumuro sa inyo, kasi yun na nga yung punto ko ito is makatulong sa inyo. Kaya guys, patuloy pa rin kayong manunod kasi papakita ko sa inyo kung paano natin to apply ng pintura. Okay guys, manunod kayo at maghintay. Okay guys, guys, ayan. Tapos na natin kinulayan. So, hihintayin natin guys na magtuyo yung kulay. So, napadali lang mapayin ito kasi yung ginagamit natin na kulay is acrylic ko siya guys, yung flat black. So, madali lang matuyo. So, guys, habang hihintayin natin, matuyo siya. Ito yung sabi kasi na napadali lang doon na chain gauge. So, guys, maghintay lang kasi tapos na rin yung okay. So ayan guys, natuyo na yung pinintirahan natin na chain gauge. So ang gagawin natin ngayon is bubuhuin natin to para hintayin na lang natin yung kukuha ng chain gauge natin. So ang gagawin natin ngayon is bubuhuin natin to at saka maya maya lalagyan na natin to ng logo natin na disenyo. So guys, manood ko rin kayo at saka subukan nyo talaga ang intindihin lahat yung ginawa ko ngayon na video. So, maraming salamat po sa mga nanood. So guys, sinimulan ko na. So ito na guys, sinimulan ko na ang buhin yung ginawa natin na chain gauge na kulay itim. Guys, tulad ng mga natunod ng video ko. Ayan guys, di ko natatapusin kasi ang magiging resulta ito is ganito. Ganito siya guys. So, yun na nga. Hintayin na lang natin na darating yung ano yung kukuha ng chain guide natin para siya na yung papipiliin natin na ano yung gusto niyang logo na ilagay natin dito sa disenyo ng kanyang motor. So guys, maraming salamat po sa nanonood at saka subaybayan niyo po lagi yung mga ina-upload kong video at saka sana po suportahan niyo ako lagi kasi yung gagawin ko dito guys is hindi pa ako titigil hanggang hindi kayo matuto kung paano to gawin yung sinasabi natin na chain gauge na pinagkita natin. So guys, maraming salamat and God bless you all.